Walang travel history ang nadagdag na dalawang kaso ng Delta variant sa Davao City. Patuloy naman ang contact tracing ng pamahalang lungsod ng Davao sa mga close contact ng isa sa mga pasyenteng tinamaan ng Delta variant. Si Julius Pakot sa detalye. Julius. Dalawang bagong Delta variant ang naitala sa Davao City. Ito ay base sa nilabas na advisory ng Department of Health Region 11 matapos silang magpadala ng 593 specimens sa University of the Philippines Philippine Genome Center. Lumabas na nasa 178 ang na-detect na variant of concern sa riyon kung saan 48 ang Alpha variant, 128 ang Beta variant at 2 ang Delta variant. Si Delta variant case number 2 ay isang 47 years old na lalaki kung saan na-discharge na ito, nakatanggap na ito ng first dose ng Sinovac vaccine at sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng retracing ang City Health Office sa mga close contact nito. Si Delta variant case number 3 ay isang 36 years old na babae na dinala sa Temporary Treatment and Monitoring Facility o TTMF noong July 29 kung saan hinihintay na lamang ang resulta nito. Hindi nabakunahan ng COVID-19 ang nasabing pasyente. Kasalukuyan ding nagpapatuloy ang contact tracing ng mga close contact ni case number 3. Repeat isolation po tayo and collection of specimen for the index patient or the positive individual as well as the close contacts from F1, F2, and F3. Repeat swabbing, repeat isolation po tayo. And last July 31, during our repeat swabbing, we have one household member that turned out to be positive. Ang bagong dalawang kaso ng Delta variant sa Davao City ay walang mga travel history. Ito na ay kaapat na Delta variant cases ng Davao Region na una nang na-detect sa Tagum City, Davao del Norte. Sa kabila ng bagong kaso ng Delta variant sa syudad, ay walang plano ang City Government of Davao na iapila sa IATF na isailalim ang syudad sa mas mahigpit na quarantine measures. Sa kasalukuyan, ito ay nasa GCQ with heightened restrictions hanggang August 15, 2021. Mula rito sa PTV Davao, Julius Pakot para sa Bayan.